Speaking of new normal, syempre pag-usapan naman natin yung mga nakaraan na nung unang months ng lockdown, yung unang months na sinabing talagang sa bahay lang tayo magstay. Yung big adjustments mo daw talaga sa bahay is yung pagbabudget. Ay, grabe yun. Ikwento mo sa amin yan. Kwento. Kasi ako, yung sa bahay kasi namin, todo ako when it comes to pagkain. Ay. Lahat ng tao sa bahay, magtitipid na kami sa ibang bagay, sa kuryente o sa ano, sa pagkain, wag. Kasi ako open ako sa lahat ng tao sa bahay. Pag kung anong nasa ref, anong nasa ano, go lang. The best. Kaya nga mga Ilonggo, kaya nga sila magpakaon. All out kaya na sila. Kaya magtipid na lang tayo sa ibang bagay, wag lang sa pagkain, walang magugutom sa bahay. Pero nung time na talagang first few months, okay pa. Kasi may ipon pa ng konti. Parang okay pa yes, eh. May naiipon. Pero pag biglang nakikita mo na parang walang pumapasok na pera, walang, tapos puro labas. Sabi ko sa mga tao sa bahay, oy, medyo diet muna tayong lahat. Ayun. So, medyo nagko-cooperate naman lahat. So, big adjustment sa amin doon sa bahay. Tipid sa pagkain, tipid sa kuryente, sa tubig. Pag hindi ginagamit, kailangan naka-unplug lahat. Eh kami sa bahay dati, wala lang, go lang. Go! Diba? Kasi we work naman, nagtatrabaho naman. So, I want everybody sa bahay na komportable, mag-e-enjoy. Pero ngayon, medyo mahirap yung buhay. Naiintindihan naman nila. So, lahat sila naman nagko-cooperate naman. Very cool. So, of course naman, Jed, hindi lang naman sa'yo nangyayari yan. Lahat tayo ganyan ngayon. So, sa part mo naman, etong paghihigpit ba ng sinturon ay dahil katulad nga na nabanggit mo kanina, yung mga shows, mga events na hindi mga natuloy, diba? So, paano kung hanggang ngayon ba, ganun pa rin ba yung sitwasyon? Well, ngayon, medyo may mga shows na, yung online na mga events, pero hindi tulad dati na yung mga live concerts, live corporate events na isa, tatlo, dalawa, tatlo, pwede na akong magpahinga ng 1 month. Yung mga ganon, lahat nagtipid eh. Kahit na online shows, pati TF, tipid lahat. Wait, atong speaking of pagtitipid, sa tingin mo ba, mas ngayon, mas maggusto mo ng kasanayan ang pagtitipid kesa nung pagiging all out natin nung araw nang meron tayo? Kasi parang maraming naitulong din ang pagtitipid. Actually, kasi hindi tayo naging maaksaya. Oo. Diba? Sa kuryente, sa tubig. Totoo yan. At even pagkain, ha? Doon ko rin natutunan na talagang importante na talagang huwag maging sobra. Oo. Diba? Magtipid din kasi hindi natin alam tulad nung nangyari sa atin sa pandemya ito, bigla na lang inasnap. Sinabing lockdown, walang trabaho, wala lahat, canceled lahat. So, kung ano lang meron tayo, yun na lang yung natira. So, I had to, you know, live with what I had. So, lesson learned. Lesson learned. Parang tipid natin ito, total kailangan naman talagang tipirin. Oh, tsaka ituloy-tuloy na natin to. Kahit tama. Na matapos na yung pandemya, let's make it, ugali na talaga natin na magtipid. Na kung hindi naman kailangan, huwag masyadong abuso. Kasi lahat, actually. Ang dami nating nakita. Nung nangyari yung pandemic na to, pagbukas ko ng ref ko, napakaraming pwedeng masayang na pagkain pala talaga. Tsaka may mga binibili tayo sa grocery na hindi naman kailangan. Hindi kailangan yung mga pwede namang huwag natanggalin. Napapanis lang naman. Totoo. Kung ano lang kailangan, yung basic lang.